Good morning, Lasangan ni Juan. Ano bang ating pag-uusapan? Siyempre, trending ng bayan. Mga politikong nagbabangayan at nagsisiraan. Martial law, kwentong walang katapusan ay tatapusin na ni Mang Juan Ponce Enrile. Alam niyo mga kababayan, pakinggan nating mabuti mga kababayan. Ang bangayan, no? Ni Mang Juan Ponce Enrile tungkol po sa martial law. Sino ba ang kanyang kadibadi dito mga kababayan? Siyempre, si Coco Pimentel na oposisyon. Ito ay anti-Marcos, no? Bakit nga ba nagtagal ng 20 years sa pagiging isang presidente si Ferdinand Marcos? Ito po, alamin natin mga kababayan ang kwento ng kasaysayan na ikunento po ng isang tao na kung saan ay nandun siya, no? Sa mga pangyayaring yun. Ito na po, pakinggan po natin. Ang komunista. Tay, kung halimbawa po, hindi po dinidiklara yung martial law, sa palagay niyo po ba masusukob ang matatalo ang komunista? Siguro sa ngayon, hindi tayo na ba pwedeng mag-uusap ng ganito. Baga, kagaya tayo ng North Korea, ang ating hari ay Jomar Kim Jong-un. Sasabi po natin sa mga kabataan na utang nila ang kalayaan nila ngayon sa martial law. Hindi utang, responsibilidad ng Estado na pangalagaan ang kalayaan ng bawat isa't isa sa atin. Yung pong martial law ang nangalaga ng kanilang kalayaan yun, na tinatamasa po ngayon. Yun ang paningin ko. Opo. Kaya lang, na-revive dahil kay Corin. Okay, nakikita ko po si Senator Coco Pimentel. Ayan mga kababayan, pakinggan nyo mong mabuti ha. Na-revive daw yung constitution dahil kay Cory. Ano kayang ibig sabihin ni Mang Juan? Ito, tuloy po natin. Senator, meron po kayong gustong sabihin? Yes, tanungin ko lang po si former Senate President Juan Ponce Enrile. Nung time po na yon, meron tayong constitutional limit po no sa term nung ni President Marcos, and kung hindi ako... Oh, sandali lang, Mr. Coco, ha? I-interrupt lang kita, no? Ito, pakinggan mong mabuti, ha? Kasi wala ka nung panahon niyan at si Mang Juan Ponce Enrile ay nakaranas niyan. Ipapaliwanag sa'yo kung bakit tumagal ng ganyang katagal si Ferdinand E. Marcos. Oh, ito na, pakinggan mong mabuti, ha? Ayan, ito na. Oh, go ahead. Nagkakamali. By constitutional mandate, tapos na dapat ang kanyang termino as president by 1973. Tama po ba yun, sir? I will quote to you, Gaddafi, when I met him. Noong kinausap ko siya na hindi namin mapapairal yung gusto niya na magkaroon ng autonomous region of Muslim Mindanao, covering 13 provinces and all the cities and towns in it. Ang sabi sa, anong sinabi ko, we cannot implement the Tripoli Agreement as negotiated. Wala ako doon sa negotiation dahil hindi nila pinalam sa akin ang sinagot ni Gaddafi sa akin. Mr. Minister, in war, constitution does not matter. Yan ha. Constitution does not matter. Tatandaan mo yun ha, Mr. Coco Pimentel. Oh, ito, tuloy po natin. Go ahead, Mr. Juan Ponce Enrile. Panahon na yun. May gerre. Gerra ang nangyari dito. Sinong gumera sa estado ng Pilipinas? Dinyo. The CPP, NPA, NDF, they declared war against the government of the Republic of the Philippines. And in fact, Ayun naman pala, ginyera pala tayo eh. Yung pala ang dahilan kung bakit tumagal si Ferdinand Marcos ng ganyang katagal kasi ginyera tayo ng CPP, NPA. O ito, tuloy po natin. I've been advocating, although my colleagues in the government has not tried it yet, to charge every government official, whether appointive or elective, who gives aid and comfort to those who are fighting the government of the Republic of the Philippines with treason. You read the provision of the Constitution, of the Penal Code,
about treason. It speaks of war. And you read. It's a matter of perspective, no? Kasi sa akin palagay noon, no? To save the Republic of the Philippines, there would also be other capable people. If you have followed the election, then the next president who will... Ito mga kababayan, pakinggan nyo po, no? Napakaganda po ng usapan nila. Pakinggan nyo po kung paano supalpalin ni Juan Ponce Enrile. Ito ang si Coco Pimentel, no? Ito, pakinggan po natin. Take the oath to protect and... protect and respect the Constitution and serve the Republic of the Philippines, we'll do everything to also save the Republic. Ang nangyari kasi, ang basa ko ron eh, ang feeling ni President Marcos siguro, only he could save the country. And that cannot be true. There would be... Oh, yan yung perspective ni Mr. Coco Pimentel kasi wala siya nung panong yon. Ngayon, ito po ang sagot ni Juan Ponce Enrile. Pakinggan po natin. Others who would have saved the Republic of the Philippines. And then we would have followed the Constitution. We would have also respected the will of the people kung who is that new leader that they wanted to elect in the scheduled election. Mr. Senator, with due respect to you, Quezon fought the communists. Osmeña, Laurel during the Japanese occupation fought the communists headed by Taruk and the Lavas. Osmeña fought after the war, fought the communists. Mag Rojas fought the communists. They're brilliant, able, maybe even better than we are, leaders of the country. Quirino fought them. Magsaysay, the man of the masses, fought them. And so did Carlos B. Garcia, Macapagal, then Marcos. Until today, they're fighting you. Tell me what other methods you can find. So many of you were of the leaders lang, Mangwan, pretending. Interruption lang, ano? Tell me what methods Ulitin po natin, mga kababayan, ha? Ituloy po natin, mga kababayan. Nabulol ka na naman, lasang aluan. Tell me what other methods you can find dapat to learn. Meron ka na mas magaling para sa kanila. O, yun lang po, no? Ituloy natin. The leaders of this country during that time were in cahoots. Supporters, open supporters of this menace in this country. Thank you for that, Mr. President, Mr. Senate President. But to the credit of the other presidents mentioned, they observed constitutional limits. They followed it when it was time for them to go. They trusted the system that the leaders who will be elected after them would also do everything necessary to protect the republic. At any rate, nangyari na po yung nangyari. We just have to look at the past, learn some lessons from it, and be guided in our future actions and decisions. Iba po ang perspective ni Senator Enrile, iba rin po ang perspective na namin na wala po dun sa gobyerno na yon. And then, I am sure that... Tama. Walang, ang perspective mo kasi, Mr. Coco, wala ka noon sa pangyayari. Samantalang si Mang Juan Ponce Enrile, yung perspective niya, ay nandun siya mismo sa pangyayari at naranasan niya ang pangyayari. Kaya meron siyang masabi. Samantalang ikaw, perspective mo lang yon, opinion mo lang yon, akala mo, magaling ka na. Samantalang ito, naranasan niya lahat eh. No? O, ituloy mo. There were some political talents at that time who were not in cahoots, definitely. Meron pa rin tayong mahahanap po na presidente noon who would take the oath to preserve the Republic of the Philippines. Generation, not your generation, went through wars. We fought the Japanese. I myself fought the Japanese. I was imprisoned, tortured, almost killed. My head was almost severed by a samurai sword. How many of you... Take the oath to... Grabe, no? Ngayon ko lang narinig kay Mang Juan po si Rene. Naranasan pala niya yun. Bilanggo siya. Tapos na-torture siya hanggang na sukdo lang ikamatay daw niya, mga kababayan, no? So, ngayon ko lang naranasan na naranasan pala ni Mang Juan po si Rene, no? Tuloy natin, mga kababayan. Preserve the Republic of the Philippines.
generation, not your generation, went through wars. We fought the Japanese. I myself fought the Japanese. I was imprisoned, tortured, almost killed. My head was almost severed by a samurai sword. How many of you here fought a foreign enemy? They tried to stop the communist movement in the Philippines. In spite of all their war experiences, battle-tested experiences, none of them were able to stop them. None stopped them in Nicaragua, none stopped them in China, none stopped them in Cuba, none stopped them in Vietnam, none stopped, well, so hard to stop them in Indonesia. The Philippines was a brittle country. They could have swallowed it if we did not do something about it. If none of you appreciate it, well and good, but that is my position. Yes, Mr. Chairman, this will be an unending debate because it's a matter of perspective. Hindi it's a matter of perspective, no, Mr. Coco. Kasi naranasan nila, hindi nyo kasi naranasan yung naranasan nila, no? Kung gaano katindi yung panahon ni Ferdinand Marcos na tanging siya lamang, no? Tanging siya lamang ang lumaban, no? At nagpabagsak sa mga komunista dito sa Pilipinas. Kung hindi napabagsak yan at nanalo si Ninoy Aquino noon, eh sigurado komunista na tayo. O ito, tuloy po natin. But siguro last word, way back in 1972, 1973, I am sure that there were political figures then who also fought the Japanese or who also fought in World War II. Those who were ripe for leadership, no, to lead our country. And these were the people deprived of the opportunity to present themselves to lead the country because of the declaration of martial law, the scrapping of the scheduled constitutional elections, etc. That's my perspective also, Mr. Chairman. Sir Senator, there were parts of the opposition who fought with us in the war, Manlapos, Adeboso, Panahan, to name a few, and several others. But none of them were able to stop the movement, the Marxist movement. Maybe you can if you become a president. Oh, interrupt lang po, Mang Juan, nangiisulto ko ba? Maybe you can. Tagalog, siguro, sabi niya, magagawa mo yun kung ikaw ang presidente. Parang isulto yun kay Coco Pimentel. Ituloy nga natin, mga kababayan, parang maganda ito. Sumagot ka, Mr. Senator Coco Pimentel, sagutin mo si Mang Juan. Ito, sagutin mo. Maraming salamat po. May karagdagan po kayo, Senator Pimentel. Well, ano kasi ito eh, what might have been is an abstraction. Wala akong masabi ngayon, ha? Ano, tameme ka, tuloy mo. Those people mentioned were never given the chance to lead the Republic of the Philippines. Hindi natin masasabi. So, yung sa atin naman, Mr. Chairman, that remains to be seen sa future pa po yun. Maraming salamat po, ating pong minority leader. Hindi raw niya masasabi. Wala siyang masabi. Dahil, tama naman yung sabi ni Mang Juan Ponce Enrile, ano? Dahil siya ang nakaranas ng mga panahong iyon. So, sige, tuloy natin. Go ahead. Sa atin pong tanong kay Tatay muli, mula po sa kanyang paglalahad, ito pong ibabalik ko lang po doon sa iminungkahi ni Attorney Estilito Mendoza. Sa palagay niyo po ba, Tatay, ito pong gusto niya na amendahan ang saligang batas at ibalik muli yung 1935 at 1973 constitution na sinasabi po ang pagdideklara ng martial law kailangan ay dapat gawin kung meron ng insurrection, invasion, rebellion, imminent danger ay dapat pong ibalik
Kasi inalis po ito nung 1987 Constitution, inalis po yung imminent danger. Interrupt lang ha, Senator Robin, ano? Ito yung pinaka-worst na ginawa ng Korea administration, yung tanggalin yung martial law doon sa Constitution doon sa 1987. Dahil upang pahinain po yung saligang batas ng Pilipinas para ma-take over ng communist. O, ito, ituloy po natin ha. Mang Juan, ha, ipaliwanag mo nga. Go ahead, Mang Juan. Sapagkat ang gera, ang insurrection, ang rebellion ay plinaplano pa lang yan. Saka mo mararamdaman pag na nabuo na yung plano, political plan, cultural plan, infiltration plan, military plan, all the plans. I hope you read Chalmers Johnson. It's all there. You do not have to make a research. I challenge you to read him. Chalmers Johnson, Revolutionary Change. O yan, baka hindi nila nababasa kasi yung Mang Juan, ano? O ipabasa mo sa kanila para alam nila kung anong ibig sabihin yan. That's the title of the book. If you are interested to know what you ought to know as leaders. Maraming salamat po, Tatay. Malinaw po. Kailangan ibalik yung tinanggal na provision ng Constitution during the 1935 version. Yun po, malinaw po. Sumasang-ayon po si Tatay Juan Ponce Enrile sa sinabi po ng ating bisita na si Atty. Estelito Mendoza na ibalik po natin yan at ilagay po natin yung imminent danger na inalis po ng 1987 Constitution upang magkaroon po uli ng ngipin. Na tinanggal yun. Intentional yan. Talagang sinadya yan para umina ang kapangyarihan ng Republika ng Pilipinas. Whether Marcos or not, or he was there or not. Basta na hawakan nila yung saligang batas na yan, gusto nila pahinain. Sapagkat ang kanilang goal is to take over the power of the Republic. Ayun. Nothing more, nothing less. Ayun. Ibig sabihin, Mang Juan, itong mga opposition na ito, eh medyo mayroong isipang mga kaliwa, no? At delikado pala. Ano, Mang Juan? Thank you very much, Mr. President, for your remarks. Ayan mga kababayan, napakinggan po natin si Mang Juan. Sana naiintindihan nyo, pwede nating ulit-ulitin kung paano niya pinaliwanag yung buong kasaysayan at katotohanan kung bakit inalis sa Constitution yung martial law upang pahinain mga kababayan yung saligang batas ng Pilipinas para ma-take over po yung pamamahala ng communist, no? Sa ating pong bansang Pilipinas. Kaya magaling po talaga si Ferdinand E. Marcos, mga kababayan. O sige, salamat mga kababayan ha. Huwag niyo pong kalilimutan nang pindutin yung like, share at saka hit niyo po yung button para lagi kayong ma-update sa aking mga video. Maraming salamat po, bye-bye po.